Sunday, so yun, hopefully last na ng session ni Daddy, but alam ko for sure last na rin naman. Last na ng tattoo session niya, so maaga kami nagising kahit sobrang pagod kami kahapon. Pero si Daddy, ang tawag dito, ang agi niya nagising 4 a.m. hindi niya na tinulog kasi parang sabi niya na nasanay na talaga yung katawan niya for ilang years na parang bugbog yung brain at talagang 2 years overwork talaga siya. So yung katawan niya talagang parang ngayon lately kasi nakapagpahinga siya kahit papano. Parang hindi sana yung katawan niya sa ganun. But ayun, agi niya nagising. Tapos inis na inis ako pag ginigising niya ako talaga. Pero pag hindi siya iniistorbo, pero sanay na ako sa kanya, ganyan talaga siya. Nanood na lang ako. Nanood na lang siya lagi ng kanyang pinapanood na Fernando Po. Lahat yata ng palabas si Fernando Po pinapanood niya. Classic eh. Anyway, bibili muna namin ng mga food si Hugo para hindi na rin kami magpapadeliver. Kasi may mga baon na rin kami dito. Baon? Ano dyan ba lahat? Oo, oh, ayun. Mga, may mga, basta may mga baon kami. Tapos, ayun, masarap kami, binibihan kasi kami sa amin na chef siya sa Dubai, guys. Pinilagay mo lahat doon sa plastic, diba, na itim. Tapos hiniwalay mo. Anong hiniwalay? Oh, there, yun lang ngayon. Yun ito ba? Yeah. Ayun, guys, kasi may binibihan kami sa amin. Chef sila sa Dubai, family sila. Tapos sobrang affordable at sarap talaga ng mga pagkain nila. So, yun, doon kami umu-order, guys. So, later na lang, guys. Bilan ko muna ng food si Hugo. Stop over muna sa McDonald's tsaka Jollibee kasi mas gusto namin yung kape dito sa McDo. Mas ba't pa na nag-Starbucks nun? Mga kalimutan namin. May Starbucks pala dun sa kabila. Nakaloka. Sa bagay kasi, brewed coffee kasi yung sa McDonald's. Guys, ganito yung ginagawa ko sa bangs ko lately para hindi rin siya sobrang ma-damage. Maganda kasi siya kapag na ganun. Naka ano na siya. Kuri-kuri. Siya na nagsasabi nun. Di ako ah. Kuri-kuri. Baka nagmumukhang kuri-kuri kapag sa paningin niya kapag yung bangs ko nakababa na. Japan. Anyway, sarap na ano. Apple pie? Nope, meron akong food, diba? Nagugutom na nga ako. Gusto ko na kumain, pero mamaya na. But anyway. Ano kasi last kain ko, diba yung 11 o'clock ko. Teka lang guys ha. Ay, tatawang ko muna si Hugo. Papakainin ko muna to. Hugo, you grabe the combination of the colors. Yeah. Ganda ng green. Di ba? Pero pag sa flower ko, para mas bet ko talaga. Maganda siya pero mas koren. O, babae ka naman eh. Ganda. Yeah. Paano maganda yung ink mong black? Hi guys! Ngayon ako nakapag-vlog. So, yun. Patapos na yung ano ni Daddy. May mga re-remedyohan na lang yun sa mga blocks. So, yun. If ever guys, follow niyo na lang yung Facebook account or magpa-consult kayo sa or pa-consult talaga or inquire na lang kayo sa Facebook page ni Kuya. Nalink ko na yung Facebook page niya. Tapos, ayun. If ever, PM lang kayo sa kanya kung mayroon kayo increase, ganyan. And then, watch out sa bagong kong tato na pinaproject. Na iba project pa. Hopefully, by katapusan or December, mga ganyan. Papa-cover up kong yung cross ko, tsaka ito. Basta, babalitaan ko na lang kayo, guys, kapag meron akong, kaya sabi ko kay Kuya, gusto ko munang makita yung paano yung laki, paano yung gagawin dito sa ika-cover up. Tapos, nag-iisip kami, basta may idea na kami, color meron na rin, and then yung design, yung final design na lang, and gano'ng kalaki siya na ilalagay dito. Kasi, wala lang.
Hindi na rin parang, siguro okay lang for starting, start kayo sa maliit. Pero sabi nga nila, kung talaga magpapatato na kayo, parang hindi na yung doble-doble gastos, much better na talagang lakihan nyo na, guys. Para katulad ko, kasi ito, gumastos sa ganito, tapos sa ganito, after a year, nag-decide na ako na mas malaki. So, yun. So, kaya pag-isipan nyo talaga. And if ever, pwede man kayo magtanong about sa mga ganyan, kung ano yung mga much better talaga na yun. Kasi kami, if ever man na may magustuhan kami, bawa sa part na to, sa ganito, ganyan, ready nyo rin yung sarili nyo na maging open din kayo sa mga ideas. And syempre, mas yung artist yung nakakaalam kung saan magandang part, anong design para sa inyo. And yun lang, tsaka pag-isipan nyo talaga yung design na gagawin nyo sa pagpapatato and mag-represent sa inyo. Or kung anong story behind that, ganyan. Kasi ngayon, very ano na eh. Sabi nga ni Heinz, yung generation ngayon, guys, kahit yung mga, syempre iba-iba tayo, guys, pero kasi ang generation ngayon, yung mga parents talaga, na nakikita rin talaga namin sa mall, usually may mga tattoo na, sabi ni Heinz, yung generation ng mga daddy natin, mga parents, ganyan. Yung mga sinauna mga Gen X, parang hindi pa sila masyadong open sa ganito. But ngayon, grabe, halos sa mall, pag nasa BGC, makikita namin yung mga parents, di ba? Ano na, may mas intense pa talaga. So, nakakatuwa na very open na yung mga ganyan. And huwag kayo, tsaka di ba sabi ko nga sa inyo, hindi pananamit o hindi tato ang magde-define ng kung sino kayo. Kasi marami dyan mga walang tato, malilinis, pero hindi nyo alam kung gaano kayo siraan, kung paano sila magsalita, kung paano kayo, di ba, kung paano nila kayo i-judge as pagsalitaan, mga malilinis, mga walang tato. Pero, alam nyo yun, yung may mga tato, huwag nyo i-judge kasi wala yan, hindi na yung nagde-define. Kasi katulad ako, alam mo naman ako, very honest ako and very vocal sa lahat ng bagay. And ang feeling namin sa katawan namin is canvas. And nakaka-gain siya ng confidence. For me, ha? For me, but depende rin sa inyo. Hindi ko naman kayo masyado ini-encourage na magkaroon kayo ng tattoo. But syempre, art na yan, guys. And ano siya eh, basta nakaka-gain siya ng confidence. Kasi, ano lang, may art ka lang sa katawan. And arte-arte, alam mo naman ako, oro-oro ko. Tapos, ayun, di ba? Kaya, talaga hindi siya magde-define kung anong... kung ano yung nasa physical nyo. Importante pa rin talaga yung kalooban nyo, yung paano kayo makisama, paano kayo makatungo, and paano nyo tinitignan yung mga bagay-bagay, di ba? Kung paano nyo gagawin maayos yung buhay nyo. Pero wala yan sa physical na appearance. Kahit anong mukha mo, kahit itsura mo, kahit magmukha kang ano dyan. Pero importante is yung heart mo, yung nasa kalooban mo. Huwag kayo magpapalin lang sa mga linis-linisan, yung mga kunwari, kala mo wala talagang bahid ng kahit ano sa katawan kasi ayaw nilang madumihan, yung mga ganyan. Pero kung makapag-judge naman, kung makapag-isip sa mga tao, kung makapagsalita naman, eh, mas daig pa, diba? Yung mga, alam niyo na yun, yung mga loud, yung mga matato, diba? So, mag-ingat kayo, huwag kayo masyado magpapalin lang, maging wise kayo, guys. And sabi ko nga, huwag nyong lilimatahan yung sarili nyo kung may gusto kayong gawin, kung magigay naman siya ng confidence sa inyo, guys, diba? Yun, kung ano naman, kung feel nyo mag-sexy clothes, kung gusto nyo is, alam niya ba, kung gusto nyo mag-very revealing kayo, kung yun magpapagay ng confidence nyo, post kayo dyan, go lang, kasi sabi ko nga, gawin natin ang maganda at hindi, yung mga taong may ayaw sa atin, wala talaga silang makikitang maganda sa atin, nahanap at nahanap ng... Sorry, na hindi maganda yan sa atin, guys. So, bakit kayo magpapakapigil sa ganyan? Life is short. Di gawin nyo na yung gusto nyo. Bakit? Diba? Importante naman tayo nang aabala ng tao. Masaya tayo. Confident tayo. Nagbo-boost siya ng confidence. So, go! Diba? Yung mga opinion na ganyan, is hanggang ganyan lang naman sila. Tsaka, hindi naman yan nag-reflect sa atin. Kasi mas kilala natin yung sarili natin. More on sa nagsasabi yun. Go. So kayo guys, ibaihin nyo na rin yung mindset nyo. Maging open-minded kayo. Huwag kayo magpapaka-stress sa mga hindi naman kailangan ipa-stress, diba? Or ika-stress nyo. Kasi life is short. Mahirap magkasakit ngayon. And lahat tayo may kanya-kanya tayong skills. May kanya-kanya tayong trip sa buhay. May kanya-kanya tayong problema. So nasa sa atin na lang kung paano natin i-handle. Kung saan masaya yung tao, go lang, 'di ba? Tsaka ako guys, kasi ako is
masaya ako na nakaka-inspire ako ng tao kasi marami nagdi-DM sa akin. Pero alam ko kapag yung tao talk shit, kapag alam ko yung tao is may something na iba yung ginagaya na sa nai-inspire kasi kapag malawak yung pag-iisip mo, alam mo yung 'di ba dad, yung difference noon. So ako very vocal ako. Ayoko nang wag mo na ako etchosen ganyan. Mas gusto ko real talk na rin talaga and ayun, life is short. Huwag na tayong magpaka-stress sa mga bagay-bagay and alam kong sanay na rin naman kayo sa akin dahil ever since talaga is doon tayo sa real talk, ba? Diba? And sobrang happy ako na, alam niyo yun, talagang masasabi ko na thank you Lord sa lahat-lahat ng mga, sa lahat ng bagay-bagay sa nangyayari sa life kasi parang kapag kinonect mo siya, talagang God is working talaga sa life mo. Basta magpakabuti ka lang, guys. Dahil may mga ganap sa life, kaya mag-ingat kayo sa mga words sa ibang tao. Kasi kapag ang tadhana ang talagang nag-hit or ang gumati sa inyo, nakakatakot talaga. Kaya may time pa, may chance pang magbago, guys. Ibay natin yung mindset natin. Gamitin natin yung mga experiences natin. Maging better person. Laan mo yung mga tao nagja-judge sa'yo ng past mo. Basta importante sa sarili mo. Kilala mo yung sarili mo. At alam mo, yung changes na gusto mong mangyari sa buhay mo, di ba? So ayun, yun lang naman, guys. So maging happy lang. Kung anong gusto niyo, magpa-tattoo na kayo, guys. Contactin niyo lang si Kuya Tope, yung Facebook page ilalagay ko na lang sa description box. Kanya if ever mag-inquire kayo sa kanya. Tapos ayun, sabi nga ni Daddy, go big or go home. Just Then sa inyo naman kung gusto niyo talaga mag-start muna kayo sa maliit. Why not? Kung gusto niyo na talagang bonggang malakihan na, go. But kasi... First time, full sleeve. Oh, may mga kakilala kami na first time, go, full sleeves na. So, depende kasi. Pero kami, nakita namin yung gustong iparating ni Kuya nga na nag-gets namin siya na magpapamaliit ka. Tapos, after a year or what, gusto mo, syempre, mas malaki na. So, dagdag gasas. Pero kung isang malaki na yan, lagay mo na lahat ng story mo dyan, lahat ng emotion mo sa papalagay mo, yun na yun. Diba? Hindi kang gagasas and gastusan na lang. And huwag kayong mag-alala kasi si Kuya Tope, hindi siya madamot. I mean, kung hindi talaga siya madamot sa mga idea, sa tattoo na gagawin niya, and talagang impromptu rin talaga, and dapat open din kayo sa mga ganyan, kung ano yung mga masasuggest ng artist nyo kasi para sa inyo rin naman. So, yun lang. Dabi ko naman sabi, but sana may sense to, diba? Dito lang, guys! So, finally, it's done! Look at those details in the color. Grabe. So, gusto ko talaga itong green na yun. Teka, may glare eh. I mean. Kaya nagagandahan din ako kasi yung pagka-yellow-green niya, ganyan yung gusto ko talaga. Ito ang blurred eh. Yan. Let's eat. Let's go. Oh, diba? Nandiyan yan. Paikot. Alam niyo, congrats! At some point, thank you, at some point, proud din ako, hindi ako napanaming cream. Konti na eh! Going there na ako eh, pero... Pasok na daw siya kanina, Kuya, buti natapos na. Pero, happy ako at na-overcome ko. So, proud ako to na walang any numbing cream. So, thanks God, kinaya ko. Proud of you, Dad. Congrats. Honor. Ano to? Sige. From the first day na puro linya-linya lang eh, no? Diba? After 3 weeks? Oo. Ganda. Solid. Time na natupad na yung pangarap. Kaya sabi sa inyo guys, kapag may pangarap kayo, hindi man ngayon pero darating ang araw na matutupad yung pangarap nyo guys. Diba? May perfect timing sa lahat ng bagay sa mga pangarap nyo. Yeah.